A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ang lahat ng papuri ay inuukol ko sa Allah subhanahu wa taala. At naway tampukan ng Allah ang kanyang biyaya. Ang banal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naghatid sa atin ng magandang mensahe na nag-uutos sa atin ng pagsamba sa nag-iisang Diyos at Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, nais ko ibahagi sa inyo ang tunay na pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ay ang nag-iisang katuruan ng Islam, ang pagsamba sa nag-iisang Diyos at Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Nabubuod ang katuruan ng Islam sa katagang La ilaha illallah, walang Diyos na karapat dapat sambahin kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At nais nating ibahagi, ipakilala sino ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang lumikha ng sanlibutan. Siya ang nagpapangyari na tayo mabuhay dito upang tayo ang kanyang subukan. At batay sa ating mga nagawang kabutihan at kasamaan, tayo ay kanyang huhusgahan doon sa kabilang buhay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nagkaloob sa atin ng buhay at kamatayan. Sinabi ng Allah sa loob ng Quran, A'udhu billahi minashaytanir rajim. Huwa alladhi yuhyi wa yumit. Fa idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Siya itong nagkakaloob ng buhay at nagkakaloob ng kamatayan. At kapag kanyang ninais ang isang bagay, kanya lamang sasabihin kun fayakun, mangyari, at ito nga ay ganap na mangyari. Ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang makapangyarihan. At siya ay taliwas sa mga iniisip na may mga maling pananampalataya. Ano yung may maling pananampalataya? Ang iniisip nila, ang mga Hudyo at Kristiyanong iniisip nila, ang Diyos ay namamatay. Yan po ay pinasisinungalingan ng Islam. Sapagkat walang pananampalataya ang nagtuturong, ang Diyos ay lubos na makapangyayarihan at siya ay buhay na walang hanggang kamatayan. Maliban na lamang po sa Islam. Sapagkat sa Islam, itinuturo ang tunay na katuruan, ang Allah lamang ang isang Diyos na tunay, kailanman siya ay hindi namamatay. Ang buhay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi inaabot ng tinatawag natin ng antok, ng kahinaan o nakapintasan. Hindi po ang kopyang mga katangian yan sa katangian na nag-iisang Diyos, ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat siya po ang nagkaloob ng buhay, katulad ng pagkakaloob niya ng buhay sa mga nangaunang mga propeta. Batay ho sa pananampalataya ng Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala nagkaloob ng buhay kay Propeta Adan, siya ay nagkaloob ng buhay kay Propeta Musa alayhi salam o Moises, Ibrahim or Abraham, at si Isa ibn Maryam, si Jesus. Si Jesus ho ang nagkaloob sa kanya ng buhay ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tunay na pananampalataya matatagpo nyo sa Islam, sapagkat sa Islam po, kung kayo ay naghahanap ng Diyos na hindi patulog-tulog, Diyos na hindi tinatamad, Diyos na hindi nagugutom, kayo po ay umakap sa pananampalataya sa Islam. Sapagkat sa Islam, itinuturo ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang buhay na walang hanggang kamatayan. At siya ang tinatawag natin, Subhanallahi amma yasifun. Siya po ay kaaya-aya, hindi siya inaabot ng ating mga kapintasan. Katulad ng sinasabi nating pagkagutom, ang Allah hindi nagugutom. Ang pagkaantok, ang Allah ay hindi inaantok. Pagkapagod, ito po ay taliwas sa katuruan ng Biblia na pagkaraang sinabi doon ang Panginoon likhain niya sa loob ng anim na araw ang mundo at ang sanlibutan, siya po ay sa ikapitong araw siya po ay nagpahinga. Yan po ay malayo sa kapintasang itinataga nila sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang Allah, hindi po siya inabutan ng pagkaantok at pagpapahinga sapagkat hindi po siya napapagod. Pagkaraan niyang likhain ang sanlibutan, ang buong mundo, ang mga anghel, ang lahat ng mga tao, pagkatapos po yun, sa anim na araw, sumastawa alal arsh, siya po ay nagpamalas ng kanyang kapangyarihan. Nagpatunay ng kanyang kapangyarihan. Hindi po dun sa ikapang araw na nagpahinga, sapagkat ang Diyos po, ang Panginoong Allah, hindi po siya napapagod. Hanggang doon lamang mga kapatid sa mananampalataya sa Islam, naway abutan kayo ng aming magandang mensahe, ng aming munting dawa mula po sa Ansan, South Korea. Nagpapaabot kami ng dawa. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ito po ang Ansan, South Korea.
memorial ng South Korea kung saan naganap ang nakarang digmaan dito sa tinatawag natin na Korean War. At dito po ay pinapakita yung mga kung ilan ang namatay sa mga Pilipino at doon sa Canada. Bibilang dito yung namatay sa atin, 7,420. At ito yung mga bandila ng mga sumama sa tinatawag natin digmaan ng South Korea. Kalaban nila ang North Korea. Napakaganda po, mga kapatid. Ito po ang South Korea, taglamig ngayon. At yung masdid natin, yung kanina pinagsala natin doon sa bawa. Kaya naman, bago kami magwakas, pabati namin lahat ulit ng mga kaibigan namin, kapanaling namin sa pananampalataya. Unang-una, si Ibra Awang, dyan sa Riyadh, Batha. Kasamang mo dyan si Adnan. Nandyan si Adnan. Nan, nandito kami ngayon sa Ansan, South Korea. Binabati ko yung best friend ko, Sheheden Samad. Pati Sadat Abubakar. Binabati ko rin si Baluloy. Binabati ko rin si Nabi, si Dirt, si Dato, si Saiden, si Arnine. Binabati ko rin ang lahat ng mga kasamaan ko dyan sa tinatawag natin na Laguna. Doon sa may Cabuyao, Laguna. Binabati ko kayo dyan. Mga kapatid natin, pati dyan sa Las Piñas, pati sa Marawi, sa compound. Sinasalam namin kayo. Hanggang doon na lamang, mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi.